Yes, sir, kasi naawa naman ako. Kasi apat na magkakamag-anak ang nakatira sa bahay ni na Maria Jean sa Novaliches. Wala pang 300 pesos ang karaniwan nilang bill, kaya nagulat sila nang dumating ang October bill na umabot ng mahigit 12,000 pesos. Ang laki naman, sir. Ano ako, sir, may swimming pool? Sabi kong ganun. Ano ako, may laundry? Sabi ko, eh hindi kami gumagamit ng tubig lahat dito, sir. Doon kami sa kantin, nagluluto, naghuhugas. Matapos baguhin ang kanilang metro noong Enero, inabot din ng 4,000 hanggang 6,000 ang bill nila mula Pebrero hanggang Mayo na pinang-utang umano nila sa takot na maputulan. Mula June hanggang September, wala ng 300 pesos ang Maynilad bill nila. Agad dumulog sa opisina ng Maynilad si Jean matapos matanggap ang mahigit 12,000 pesos na bill. Hindi ko kaya bayaran yan. Uutang na naman ako, sir. Sabi kong ganun. Pag kinonsyum ng isang tao, sir, babayaran niya. Alam ko, hindi ko nakukonsyum yun. Babayaran ko? Sabi kong ganun. Pero ilang araw matapos dumating ang lumobong bill, nahagip sa CCTV ng mga kapitbahay ni Jean ang meter reader na pinukpok ang kanilang metro. Bakit pinukpok? Ano ang purpose ng reader, kako? Ba't pupukpukin? Sabi kong ganun, sir. Kahit sino naman, sir, yan ang tatanong. Ang aksyon ng Maynilad sa ngayon, huwag munang pabayaran kina Jean ang kanilang October bill na umabot ng mahigit 12,000 pesos hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa kaso. Pero dun sa issue ng pagpukpok ng kanilang meter reader sa metro, abay mali talaga yun ayon sa Maynilad. Pinalitan na kahapon ng metro at kinausap na rin siya ng kinatawan ng Maynilad. Pero, bakit nga ba pinukpok ang metro? Meron daw kasi siyang nakitang moisture o basa sa loob ng mukha ng metro, no? Kaya hindi niya masyadong mabasa yung mga numero. At kahit anong pahid niya, kahit anong punas niya, base naman doon sa nakita sa footage, hindi niya talaga matanggal. Hindi po ito dapat ginagawa. Kaya sinabihan din kaagad namin yung service provider na patawan ng karampatang sanction yung sabing meter reader. Tiniyak ng Maynilad na iimbestigahan nila ang nangyari sa bill ni Jean. Titingnan natin yung monthly billing niya at pagkatapos ay hintayin yung resulta ng metro, saka ho namin ulit kakausapin si Ms. Jean para matignan kung anong adjustment ang gagawin sa bill. Pero ayon sa MWSS Regulatory Office, matik dapat na inaalam ng concessionaire bakit biglang sumipa ng todo ang bill ng consumer. SOP po dapat sa mga meter readers ay pag sobrang malaki po ang diferensya sa previous monthly bill, ay kailangan po nila mag-conduct ng investigation kaagad. Kasi alam po nila na bakit po nagkaroon ng ganitong kalaki ng diferensya. Kung hindi kontento ang consumer sa resulta ng investigasyon ng utility, pwede itong iapela sa MWSSRO. Pwede po i-escalate po sa aming opisina para po mag-investigate further. Habang iniimbestigahan pa, hindi obligado ang consumer na bayaran ang questionableng bayarin. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.